Hello, hi guys! Everyone! Welcome back again to our channel. Ano bang i-feature natin ngayon? So yun, for today's video, may binili kasi ako sa Lazada na dagdag dito sa bahay kasi sobrang gulo-gulo na talaga ng bahay. And so yun, naisipan kong bumili nito para at least, diba, ma-organize yung mga gamit. So, hindi na natin patatagalin. Ito yun. Ito. Yan yung box niya. And, ang laman niya ay... Yan. Ano ang tawag dito? Ano ang tawag dito? Ano tawag? Yan, ayan na yun. Ayan yun. And, ang tawag dito ay... Coat and bag rack. Sa Tagalog, lalagyan siya ng mga bag. Sabitan. Yan, mga sabitan ng bag, ng mga damit. Actually, yung mga nilalagay dito pag nakikita nyo sa mga movies, di ba? Yung mga, ano tawag dun? Mga sombrero! Sweater, mga ganyan, sweater. Mga, tapos pwede nyo sa isabitan ng payong, mga ganon. Ipapakita natin kung ano yung mga laman niya. So guys, una-una, syempre may manual. Ayan, so ito yung mga susundan natin kung saan-saan yung pagkabit-kabit niya. Hopefully, tama yan kasi, di ba, usually kapag may manual, hindi natin nasusunod yung manual. Then, lahat naman siya naka-plastic, tapos naka-bubble wrap naman siya nung diniliver. Ito, may dalawang malaking tubo dito. I think ito yung pinaka-base stand niya, pinaka-stand. So, yan. Dalawa. Tapos, meron dito ng tatlong ganito na parang naka-curve. So, tingin ko ito yung magiging ano niyan. Yung parang tripod niya, yung ano, sa baba. Parang yung mga paa. Yan. Tapos, merong... apat na ganito na may hook. Apat siya. Medyo mahaba siya. So ito ata yung sa ano ba to? Ah, ito yung sa may pinakataas, yung mga sabitan sa pinakataas. And then meron naman dito ng maliliit, apat din. So ito yung sa bandang gitna. And then syempre ito yung mga accessories niya, yung mga kung ano, yung pang mga niya, pandugtong, mga ganun. Then yung nasa ilalim, di ba, para hindi madulas. Yes. Mga ano? Ito. Ito yung mga tornilyo niya. Ayan. Mga gagamitin natin na pang, ano, pang kabit-kabit niya. Ito nga pala yung mga screw na gagamitin natin. And, pag bubuin nyo to, itong item na to, ganito yung mga tornilyo niya. Tapos, ang ginagamit na pang ikot sa kanya is hex key. So, may kasama na din siyang hex key. Ayan yung letter L na ano, may hexagon na shape sa dulo. Lahat ng kakailangan niyo para mabuo tong product na to, andito na. So, hindi niyo na kailangan na maghanap pa ng kung ano-anong tools. Kumpletong-kumpleto na siya. Yun guys, ipapakita na namin sa inyo kung paano siya buuin. Yun. Yun. Ana. So, bababa natin. Ngayon guys, ito nabuo na natin yung, ano bang tawag dito? Yung base? Hindi. Basta yung ano niya, pinakagitna. Stand. Yan. Tapos, ang pinakauna nating ilalagay ay yung tatlong paa niya, yung tripod. So, yun na didikit natin dito. So, hawakan mo nga muna yan. Isa-isayin lang natin. So, ang kailangan ng ano, kapag ikakabit mo lang, eto, tapos dalawang screw lang, yun lang yung kakabit dito. And, meron tayo dito na parang mga washer, ganito. Nakikita ba? Yan, ganyan. Yan. Ang purpose nun, dito lang, paglagay mo nung screw, dito sa likod na part, yung dumidikit dito sa poste na to, lalagyan mo nung washer. So, ganon. Purpose niya, ayan na siya. Kapag kinabit mo siya dito, hindi siya masyadong nakadikit dun sa ganito. Bakal. Sa bakal. So, yan. Ayan, so hinahawakan lang namin ng ganito para mas makita nyo. So actually guys, madali lang siyang buuin, no? Basta ang kailangan mo lang. Ay, hindi, actually andito na lahat ng kailangan mo. I-assemble mo na lang. So yun guys, oh, tapos na yung isa. So di ba kung mapapansin niya, no? May space siya. Dahil dun sa parang washer na nilagay natin, meron siyang space. Yeah. Pala, meron pa siyang mga ganito. Di ba yung pinakita natin kanina, yung mga ganito. Yan yung mga ilalagay sa ano dito sa mga dulo-dulo.
para hindi dumudulas. Yan, mga hindi dumudulas. Tapos, syempre ito kasi, parang ano to, ano? Anong tawag? Baka makasugat din. Tsaka ano, kapag hindi mo siya nilagyan, maingay siya kapag ginagalaw. Tsaka ano na din yun, protection na din sa atin kasi baka nga yung sabi niya, baka makasugat kapag na ano tayo dito, mga ganon. May matulis pala, diba? Siyempre kasi, diba, may mga butas yan, guys. Ayan, ayan. Ayan, ganito na lang. Tulad niya, may mga butas. So, at least, diba, pag may takip siya, hindi siya papasukan ng kahit anong insekto, mga ipis, ganyan. Diba? So, yan, lalagay na namin yung pangalawa na paa. Sobrang dali niya lang talaga, guys, ikabit. Hindi mo kailangan ng sobrang energy. Tsaka ano lang siya, magaan lang kasi siya. So, hindi ka talaga mahihirapan. Yan, so tapos na yung dalawa. So, last na tayo. So, last part ng ating tripod. Kita nyo na, napakadali lang. Ayan na yung may tripod na siya, di ba? Ayan, may base na siya. So, pwede na siyang tumayo. Mas mapapadali na yung paggawa nyo. Diba? Ayan, nakatayo na siya. Ayun guys, next na tayo sa gitna. Ayan, ito. So, ito yung maliliit. Apat na ganito. So, apat yan, apat na side. And, napansin nga pala namin, yung sa manual, ito kasi, letter J, straight lang siya dito, tapos gaganon. Pero sa manual, parang ito, meron pa siya ng ano dito, meron pa siyang extra ganon. May pa ganon pa dapat. Pero, wala, yun lang yung kasama eh. So, yun lang yung gagamitin natin. Isisimulan na namin, kagaya lang din ng paggawa dun sa baba. So, ang kailangan lang din natin ulit ay yung tig dalawang screw na ganito. Tig dalawang screw, tsaka yung parang washer na plastic. So, ganun lang din yung gagamitin natin. Yan! Uwi na. And, tatlo na lang. Diba? Ayan siya paikot. So, yan yung magiging itsura niya kapag nakompleto niyo yung nasa gitna. Yan. So, ngayon, lipat na tayo sa pinakataas. So, paano ba natin ipapakita? Tutumba muna natin ang konti. Ganun. Ito, apat na ganito ulit yung ilalagay natin. Paano ba? Paganon? Paganon? Yan. Paganon. Paganon. Apat na paganon. Ito yung taas, ito yung nasa baba. Yeah. So, lalagyan na natin yung apat. Tapos na yung isa, guys. Next. Natin. Ayan. So tapos na, yan na yung taas niya. Diba? Yan yung taas niya. Ito yung gitna. And ito yung stand. Ayan. Dahil tapos na siya, ilalagay na namin yung mga dito nilalagay sa mga butas-butas. Ayan, sa mga dulo. So ito, may mga sizes yun, mga ganito. So I think yung medium dito sa ano, bandang gitna. Apat, yan. Tapos pati dito, pati sa taas, nilalagyan lang din siya.
Yan. Tapos, next, ito. Ito, lalagyan din natin siya. Sa dulo. Dulo-dulo. And last, ito, sa dulo ulit. Yan. Tapos, dito sa pinakagitna niya, yung malaki, nilalagyan din yan. Ito, yung pinakamalaki. Yan. Nilalagyan dyan. O yan, papakita natin ng zoom, no? Ayan, o. Diba? May ganyan. May takip na siya. May takip na din siya dito. And pati dito. Yan. May mga takip na siya. Then, dito naman tayo sa bandang pinakataas. Yan. Ito naman natin siya lagyan ng mga takip. And syempre yung pinakamalaki dito sa taas ulit. Yan. So lahat ng butas na cover na natin, mas magiging safe na siya na hindi siya papasukin ng mga insekto. Tapos, o yun nga para hindi makasugat. Yan. And syempre may natira tayo na extrang dalawang screw at dalawang washer. Yan. So just in case na kailanganin nyo ulit, at least may extra kayo. So yan, itatayo na natin. Ah! Buo na ang ating... Ano ang tawag dito? Coat and bag. Rack. Basta rack stand. Siya. Rack. Basta ano siya, lalagyan siya ng bag. Pwede mong isabit dito yung mga bag. Sombrero, coat, tuwalya. Tuwalya, ano pa ba? Damit. Something na pwede mong isabit. Pwede mo din gawing sampayan ng damit. Oo, yun, ganun. Diba? Pwede din ano, pwede mo din isampay dito yung sapatos mo. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, magsasample tayo, nilalagyan natin siya ng kung ano-ano. Okay, guys, ito yung mga sample tayong bag dito. Ito, try natin na walang laman. Yan. Lagyan natin. Ito naman guys, bag din to na may laman. Try din natin kung kaya niya ba. Oh, kaya niya. Diba? So, yan. Yan yung bag. Tapos, ito naman, may jacket tayo dito. And coat. Ito, try din natin siya dito ilagay. Balik na natin. Dapat siguro ito dito. Pero ito na, actually. Oh. Then, ito. So, diba guys? Ang gandang sabitan. Madami kang pwedeng ilagay. And mukhang ano naman siya, kaya niya kahit mabigat. And actually, pwede din lagyan dun sa pinakadulo sa taso. Pwede din sabitan siguro. Dito kasi, pwede yung sombrero. Ah. Yes. And, or headset. Ayan, kuha tayo ng headset dito. Oo. Lagyan natin. O, diba? Pwedeng-pwede lagyan ng kahit ano. Ito na yung nagawa natin, yung ating rack, yung lalagyan ng mga damit, ng mga bag, sombrero, yeah. Headset. So, okay naman yung build quality niya. Kahit na yung iba kasi medyo mabigat, okay lang naman, hindi siya natutumba. Maganda yung quality ng ano niya, matibay siya, kumbaga, matibay. Hindi naman siya natutumba eh, di ba? Oh. Kahit na iwanan mo siya, siguro kahit na lumindol, hindi talaga siya matutumba. Kasi ito nga, niyuyugyug ko na. Pero wala namang nangyayari. Diba? Ay, sobrang maganda siya nabilhin. Kasi nga, mukhang matibay nga. Tapos, ang dami niyang pwedeng ilagay. So, for example, itong bag. Kasi yung mga bag ko, tinitiklop ko lang or pinapatong-patong ko. So, ito, pag meron kang ganito, may stand ka,
ang dami mong hindi siya masisira yung quality ng mga bag kasi ayan nakasabit siya and yun organized, hindi yung kung saan-saan lang nakakalat or nakapatong lang, 'di ba? Hindi nagsisiksikan. So ito pala guys, nabili lang to sa Lazada. Nabili ko siya sa Lazada nung nag-flash sale siya. Guys, nabili ko siya ng 319 pesos. Kung gusto niyo bumili nito, ilalagay na lang din namin ulit yung link nung Lazada shop. Ay, okay, yung ano? Yung shop. Yung link nung item sa Lazada. Ilalagay na lang namin sa description. Para mas madali nyo siyang mahanap. So, ayun guys. Sana nakatulong itong video na to sa mga naghahanap ng para ma-organize yung mga gamit. So, ayan. Sobrang laking tulong nito. And, syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Bye!